Yes, tatlo ang kumpirmadong patay habang lima ang sugatan matapos mabagsakan ng puno ang kanilang mga bahay sa Estero de Magallanes sa Recto, Maynila. Patuloy pa ang isinasagawang clearing operations ng MMDA sa naturang lugar. Yan ang Headline Pilipinas ni Karen de Guzman. Nasawi ang tatlong residente nakatira sa may Estero de Magdalena sa Recto, Maynila matapos mabagsakan ng puno ang kanilang mga bahay. Kwento ni Aling Evangeline, nagising sila nang marinig ang malakas na kalabog mula sa itaas ng kanilang tirahan. Akala namin itong building nang bumagsak, yung pala yung puno. Kaya nagtakbuhan kami. Tapos yung nasa taas po namin, biglang bumaba, nadagalan na po sila sa kanilang sa kabila. Isa naman sa limang nasugatan, ang menor de edad na si Caitlin, na nagtamo ng galos sa mukha at kaliwang siko. Pagkalabas ko po, bigla na lang po nadaganan ng plywood. Sabay, hindi na pumaris yung ulo kanina. Buti nga po tinulungan po ako ng mga taga-Alvarado kanina. Kabilang sa mga namatay ang 2 taong gulang na batang lalaki at ang kanyang ama na yakap-yakap pa umano ito na i-recover ng mga otoridad. Mga ilang minuto rin po ang naging pagkita nila bago po nailabas yung tatay. Yun lang po yung huling-huling nadala sa ospital. Ayon sa MMDA, matanda na ang naturang puno ng balete at sa laki at bigat nito, kusa nang bumigay ang puno. Pahirapan naman ang kanilang pagresponde dahil nasa tubig ang pinagbagsakan ng puno. Inaalam pa sa ngayon kung gaano karaming bahay ang naapektuhan sa may Estero. Para sa Headline Pilipinas, Karen de Guzman, ABS-CBN News.